welcome back to my channel. And if bago ka dito, thank you so much for dropping by. And I hope mag-enjoy ka sa video natin for today. So ngayon guys, is i-share ko naman sa inyo yung product na recently lang sinend sa akin ng Crayon review. So this one is yung Maybelline line tattoo pencil or crayon, I think. So ayan, ito siya guys. Ito yung package. Ito yung package na receive natin recently lang. So open natin siya. And actually sinend nila sa akin to nung weekend. So ito siya guys. Ayan. So this one is yung Maybelline line tattoo crayon pen. Okay, so ayan siya guys. Ayan yung packaging niya. Okay. So share ko muna sa inyo kung paano ako naka-receive ng product na to. Ayan. So nag-sign up ako sa website ng Try and Review. So i-screenshot ko na lang, ilalagay ko na lang anywhere here yung website nila. And you just need to sign up dun sa website. And then meron silang mga products dun na pwede kang mag-try and review. So, ayun, mag-apply ka lang for a particular product. For example, eto nga, tinry kong mag-sign up for this one. And then, mamimili sila ng mga testers lang na bibigyan nilang ng free na ganito. So, ayun, based dun sa nakalagay na paper inside this package, is 130 yung pinili nila na mag-test out nito before the launch. So, guys, etong product na to is wala pa siya sa market. And maglo-launch to sa Feb 1st. So, I hope ma-upload ko to before Feb 1. Ayan. So, 130 testers lang yung pinili nila and we are lucky na nabigyan tayo nito before the launch. So, yun, itatry natin siya. And after mo siyang itry, guys, ayun, ang hihingin lang naman sa'yo ng try and review is ibibigay mo lang yung honest review mo regarding dun sa product na pinatry nila sa'yo. So, ayan. Actually, nagulat ako kasi hindi ko naman in-expect na makukuha ako dun. And, actually, nag-sign up ako sa website nila like January 16. Ayan. So, tapos nag-text na lang sila sa akin after a week na padating na daw sa akin yung pack, yung etong product na to. So, ayan. Ito pala siya, guys, kapag tinanggal sa packaging na carton. So, ayan. Tapos, yung tip niya, guys, is ganito. Ayan. Ganyan siya. Okay. So, retractable to, guys. Kaya, super okay. Hindi mo na kailangang magtasa. Ayan. So, ikutin ko dito. And then, mahaba siya, guys. Sobrang okay to. Yung pagiging retractable niya. Kasi, at least hindi ka na magtatasa. Some eyeliner and some eyebrow pencils, kailangan mo talagang magtasa, diba? So, ayan. Ang nakalagay dito, so, basahin mo na natin, guys, yung claims niya before natin gamitin to. So, this one is the first tattoo-like eyeliner in an easy-to-use crayon pencil. So, ayan nga. Claims niya is up to 36-hour wear. Okay, so, ang tagal nun, diba? 36-hour wear. So, tatry din natin siyang i-wear as much as I can. Kasi, guys, yung eyes ko, kapag nag-eyeliner ako, medyo nag-react siya kapag more than 8 hours na yung eyeliner sa eyes ko. Siyempre, ang tagal na rin naman ng makeup sa face mo. Alam mo yun, uneasy na rin siya and mag-react na rin siya. Hindi naman actually allergy, pero yung feeling na gusto mo nang magtanggal ng makeup, especially after work, pag uwi ko ng bahay, ayun, naghilamos na ako, nag-skincare na ako, pero, ayan, try natin tong i-wear up until kaya ko. Ngayon is around 7 AM na. So, ayan, maglalagay tayo nito 7 AM. So, tignan natin kung hanggang, kaya kong hanggang 7 PM. Kasi 7 PM magpre-prepare na ako going to work later, night shift. So, tignan natin kung carry niyang mag 12-hour wear test sa akin. So, since kinlaim niya is 36-hour wear. So, another claim is stays fixed against water, sweat, and smudging. So, guys, sa eyeliner, gusto ko talaga yung smudge-proof. And yung magtatagal talaga siya sa eyes ko nang hindi, alam mo yun, hindi ko makalat.
all. Tapos kapag nag-eyelash curler ako, ayoko na nang transfer yung eyeliner dun sa curler kasi syempre parang pag nilagay mo tapos na-transfer dun, parang kulang na yung nilagay mo sa eyes mo, diba? Tapos another one is one stroke intense color. So tingnan natin. Blendable and lightweight texture. Okay, so gusto ko rin yung lightweight. Ayoko yun yung feeling na parang may nakalagay talaga dun sa lids ko. Okay, so ayan guys, retract natin siya ng konti. And pakita ko sa inyo yung shade. So nakuha ko pala guys na shade is yung black. And dalawa yung shade nito. Pero yung pinadala nila sa akin for review is yung black na shade. Actually, meron kasi doon naman choices. Papipiliin ka rin naman nila kung ano ipapadala nila sa'yo. So, pinili ko is black kasi mas gusto ko yung eyeliner na black. So, ito siya, guys. Uy! Okay nga siya. Isang swipe lang, guys. Tapos, ang creamy ng formula niya. Hindi siya matigas i-glide. Ayan siya. Alam kong kita, guys. Tapatanapin siya ng pila. Ayan. Okay. Kita naman na siguro, no? So, ayan, guys. Try natin lagyan yung lids ko and i-wear test natin siya. Actually, naka-makeup na ako, guys. Kasi meron din akong nire-review na foundation. Ayan. And lipstick. Ayan siya. So, there. Lagay lang ako sa lids ko and then let's see kung kamusta siya. Ganyan lang ako maglagay, guys. Sa gitna muna. And then, tsaka ako na lang i-connect. Connect yung line. Actually, first time ko mag-eyeliner ng pencil or crayon pen. Kasi puro liquid talaga yung ginagamit. Hindi ka masyadong sanay mag-crayon pen or mag-pencil, guys. Medyo struggle tong paglalagay nito. Pero, okay naman yung kulay niya. Para sa akin. Ayan na siya, guys. Ang intense niya ng kulay niya. So, gagawa ko ng wing. Tingnan natin kung okay siya pang wing. There you go, guys. Naayos ko na yung eyeliner and naka-wing na siya. Ayan siya, as you can see. So, yung thoughts ko, guys, about this crayon pen ng Maybelline. Yung formula niya, guys, sobrang sarap niyang i-glide sa skin, lalo na dito, nung ginlide natin siya dito. And dito, guys, sobrang lambot ng formula niya. And alam mo yung hindi masasaktan yung lids mo kapag ginamit mo to for eyeliner compared dun sa mga pencil talaga na yung tinatasahan pa kapag gagamitin mo. So, ayan, yung formula niya, guys, sobrang soft. Okay siya sa skin, hindi kayo masasaktan. And also, yun palang pagiging retractable niya, sobrang okay din siya para sa akin kasi at least hindi mo na kailangan magtasa. Ayan, so tapos yung kulay niya, guys, sobrang intense ng pagka-black niya. Ayan, yung tipong isang swipe mo lang siya is okay na agad. So, ayan, nice ko yung upo ko. Medyo namamanhid na kasi yung paa ko. Okay, so next naman, guys, is yung packaging itself. So, oh, sobrang nice ng packaging niya. Sobrang simple lang. And, ayan, okay siya para sa akin din yung packaging niya. Alright, so itest naman natin yung pagiging smudge-proof niya, guys.
Ayan siya. As in, hindi talaga siya nag-smudge. Sobrang, wow. To think na this one is a crayon pen, hindi talaga siya nag-smudge. Tiwala talaga ako sa Maybelline pag sinabi nila na smudge proof and all. Hindi talaga siya nag-smudge, guys. There. So, titignan na lang natin. I-wear test ko itong nasa eyes ko ngayon. Kung kamusta siya mamaya. Siguro, hindi ko alam kung makakatulog ako all day. Or kung ano mangyayari. Ayan. Tignan natin mamaya. I-update ko rin kayo from time to time regarding this eyeliner. Kasi, nag-update din ako actually dun sa foundation na ginamit ko. And yung lipstick. So, yung isa lang guys sa ayoko or hindi ko masyadong gusto dito sa pencil na to is yung itsura nung tip niya. Kasi kapag i-glide mo siya sa inner dito, yung sa loob at saka sa may gitna na part ng lids mo, okay siya. Pero kapag ginamit mo siya for wing, medyo nag-struggle ako paglalagay nung wing nito. And I know hindi siya pantay. Yung pagiging cut eye, medyo mahirap kasi kailangan manipis yung tip. And this one is hindi ganun kanipis masyado yung tip niya. Lalo na kapag ginamit mo na siya kasi napupudpod na din siya. Pero yun lang naman yung hindi ko masyadong nagustuhan dito sa tattoo crayon. Pero all in all guys, nashocked ako kasi una-una smudge proof siya. Which is yun talaga yung hanap ko sa eyeliner. And of course, yung nagtatagal. So, tignan natin to later. I-wear test ko kung kamusta yung longevity nito. Kung totoo nga na naka 36-hour wear siya. Pero definitely, hindi na natin matitry ng 36-hour wear. Kasi may pasok ako later. Kailangan ko na rin i-wash off lahat to. Pero as much as I can, tignan natin. So, nalagay ko siya around 7 o'clock ng umaga. Ayan, 7 a.m. natin to nilagay. So, tignan ko kung up until 7 p.m. kung kaya pa ng mata ko. Ayan, i-update ko kayo regarding the outcome nitong eyeliner na to. Hello guys! So, ayan, around 12 o'clock na ng tanghali. And nilagay natin yung eyeliner kanina around 7 a.m. So, update ko lang kayo kung kamusta yung eyeliner. So, as you can see, ayan, okay pa din siya guys. Hindi siya nag-smudge. Ayan, so okay na din naman. So around mga 5 hours na siya sa face, sa lids ko. Hindi pa naman siya nag-smudge. So try pa natin i-wear test to kasi sabi nga dun sa pambox niya is up to 36 hour wear siya. So tingnan natin kung tatagal. As of now, hindi pa naman nag-react yung eyes ko sa eyeliner. Okay pa din naman siya as of now. So ayan. Hello guys! Final update na for the eyeliner. Ito yung Maybelline 9 Tattoo Eyeliner. Crayon pen, sorry. So, first nilagay natin siya around 7 a.m. So, tonight is around 7:40 na. And 7:40 na ng gabi. So, kailangan ko na talaga siyang i-wash off kasi may pasok ako tonight. So, ayun pa rin yung performance niya guys. Ganun na ganun pa din kung ano yung pagkakalagay natin kaninang umaga. So, hindi talaga siya nag-smudge. Actually, naglinis ako ng bahay kanina. Pinawisan yung face ko. Tapos, lumabas na rin kami kanina for breakfast. At saka, bumili din kami ng pagkain for lunch. At saka, merienda. And then, natulog pa ako. So, ayan. Pagising ko, ganyan pa rin siya, guys. Hindi siya nag-smudge. Hindi siya nabura. As you can see, naka-wing pa rin siya. Alright guys, nakita nyo na yung wear test natin itong eyeliner ng Maybelline. So again, this one will be launched down ng February 1st. So abangan nyo na lang guys. This one has two shades. Yung isa is brown. And itong pinitry nila sa akin for testing is yung black, which is definitely nagustuhan ko tong black. And siguro kapag nilaunch to and meron na nung brown, definitely titry ko din yung brown para if ever gusto ko lang ng hindi ganito ka-intense na eyeliner. Pwede na siguro yung brown. Okay, so, ayun. Sobrang nice nito, guys. And, again, thank you so much for try and review, for sending this to me. For a review and test na din before this one is ma-launch. So, ayan. Thank you so much ulit. And also, guys,
Ilalagay ko na lang din yung link sa baba ng try and review. If you wanted to sign up doon, pwede rin kayong mag-sign up. Pero guys, disclaimer, hindi porke nag-sign up kayo for a product is definitely makaka-receive kayo ng product from try and review. Hindi ko alam kung ano yung kung saan sila nagbe-base na pagpili ng mga testers. Pero siguro pagka-sign up nyo, just wait for at least a week. Sabihin naman nila kayo kung isa kayo sa napili via email or via text kung padating niya yung package nyo sa inyo. And ayun, so worth trying naman guys yung pagsasign up sa try and review. And take note, wala kayong babayaran doon na anything, even the shipping fee, free nila yun, ipapadala sa inyo. Wala kayong babayaran na anything, you just need to wait for the parcel to na makarating sa bahay nyo. And then ang hilingin lang ng try and review is to do a review about the product na binigay nila sa inyo for testing. So ayan, I'm just happy kasi nabigyan tayo ng chance na ma-review tong product na to before ma-launch sa market. So ayan guys, thank you so much for watching this video pala. And if nagustuhan mo tong video natin for today regarding this eyeliner, don't forget to give this video a thumbs up and also subscribe ka na rin sa channel ko para maging updated ka pa sa mga future vlogs and reviews katulad nito. And so I hope nakatulong ako sa inyo regarding sa eyeliner. Like me kasi sobrang favorite ko talaga ang eyeliners. Eyeliner and lipstick, okay na ako dun for a day. Kaya ayan, sobrang nagustuhan ko to and natuwa ako nung pinadala nila ako na to to try. Ayan, so ayun lang guys. Thank you so much again for watching this video and I hope to see you on my next one. Bye!